sama-sama tayong magiging sasaki! Paglabag sa immigration laws, obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. Yan po ang mga reklamong kakaharapin ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila Guo at ng kinatawa ng Pogo sa Pampanga na si Cassandra Ong sa kanilang pagbabalik bansa. Ayon sa DOJ, ang koneksyon umano ni na Alice Guo at Cassandra Ong, indikasyon na konektado talaga ang mga Pogo sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Saksi, si John Consulta. May 22, huli nga silayan ng publiko si Alice Guo sa pagdinig ng Senado kung saan naungkat ang kanyang pagkakakilanlan at koneksyon sa Pogo sa Bamban, Tarlac. Lumaki po ako sa farm. Matapos ang isang buwan, kasunod ng paghahain ng reklamong qualified human trafficking laban sa kanya, lumabas ang Immigration Lookout Bulletin Order na nag-uutos na abisuhan ang mga otoridad kung lumabas si Guo sa bansa. July 11 nang ilabas ang arrest order ng Senado at pagkatapos ng isang linggo, lingid sa kaalaman ng publiko noon, nakaalis na ng bansa si Guo. Sa dokumento at intel reports ng gobyerno mula Denpasar sa Bali, Indonesia, lumipad siya patungong Kuala Lumpur, Malaysia noong July 18. July 21 naman nang lumipad si Guo patungong Singapore. Sa litratong ito noong July 21, kita si Alice Guo na may bitbit na pink bag kasamang isang babae sa airport paalis ng Malaysia. Ilang araw nagtagal si Guo sa Singapore tapos nag-ferry papuntang Bantam, Indonesia nitong linggo, August 18. August 19, isinuwalat sa Senado na nakalabas ng bansa si Guo at nakipagkita sa kanyang pamilya sa Singapore. Kinabukasan, pinakansila ng Executive Secretary ang passports ni Alice Guo, mga kapatid niyang sina Wesley at Sheila Guo at ni Cassandra Ong, kinatawa ng Lucky South 99 Pogo sa Porac, Pampanga. Sa surveillance photos na ito ng Indonesian Immigration, nakunan sina Cassandra at Sheila habang pababa sa isang puting sasakyan sa isang parking lot sa Indonesia noong August 20. Ilang oras lang ito bago sila inilagay sa kusuriya ng Indonesian authorities. Ganap na 6 PM sila kinuha ng Indonesian authorities sa Batam Center kung saan aalis na sana sila papuntang Singapore. Sa kuwang ito, dinala na sa tanggapan ng Indonesian Immigration ang dalawa para maproseso. Kita ang Philippine passport nila Sheila at Cassandra para maberipika ang kanilang pagkatao. Sa mga litratong ito mula kay Senator Rizzo Ontiveros, makikita sina Sheila at Cassandra na iniimbestigahan ng mga otoridad. Sa susunod na video, makikita ang kausap ng mga ahente ng Philippine Immigration, sina Cassandra at Sheila Guo. Ayon sa source, dahil sa close coordination ng Philippine Bureau of Immigration at kanilang counterpart sa Indonesia, noon pang isang linggo na monitor ang pagpasok ng grupo sa Indonesia, gumulong ang hiling ng BI dahil sa kanilang ipinilabas na mission order. Hinarang daw ang dalawa dahil sa undesirability at misrepresentation. Ayon pa sa source, may nakuwang Chinese passport mula kay Sheila Guo. Sa video nito, makikita ang pulong ng Indonesian authorities kasama ang mga agents ng BI at NBI para tutukan ang paghabol kay Wesley at Alice Guo. Si Wesley Guo ay nasa ibang bansa na raw po, kung saan bansa undisclosed pa po ito. Ngayon, si Alice Dial Guo ay hindi nila namataan kahapon hanggang kanina doon sa Batam, Indonesia. Pero wala rin silang sinabi na nakalabas na po ito ng bansa. Sa mga kuwang ito mula kay Senator Raffy Tulfo, kita sina Sheila at Cassandra bago sila ilipad mula Indonesia pabalik ng Pilipinas. Kanina, dinala ng Indonesian Immigration at Philippine BI agents sina Cassandra at Sheila sa airport sa Jakarta. Sa isang punto, in-examine pa ang kanilang mga gamit bago papasukin sa loob ng paliparan para mailipad pabalik ng Pilipinas. We found a connection between Alice Guo and Cassandra Leong, which means that Bamban and Porac are closely related. And remember that despite all the denials of former Secretary Roque, it appears that they're really intimately related. Tagal na namin sinasabi na yung dalawang scam farm na ito ay magkaugnay. Pare-parehong criminal organization ang kinabibilangan nila kasi Leong at saka ni Alice Dial Guo or Guwa Ping. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Itinagi naman ang abogado ni Cassandra Ong na nagkasama ang kanyang kliyente at si dismissed Bamban Mayor Alice Guo sa kanyang pag-alis sa bansa. Sumama naman ang pakiramdam ng kapatid ni Alice Guo na si Sheila pagbalik sa Pilipinas. Saksi live, si Jamie Santos. Jamie?
PIA mag-aalas 10 ngayong gabi nang ialis dito sa Bureau of Immigration ang kapatid ng dismissed Bamban Mayor Alice Go na si Sheila Go at ang negosyanteng si Cassandra Leong na iniuugnay sa illegal pogo hub sa Porac, Pampanga. Ililipat na ang dalawa sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Quezon City. Dumating ang dalawa sa Pilipinas matapos mapasa kamay ng mga otoridad mula sa Indonesia. 4:48 ng hapon nang dumating sa NAIA Terminal 1 sina Sheila Guo at Cassandra Leong kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration mula sa Jakarta, Indonesia. Mahigpit ang seguridad na pinatupad sa paliparan sa pagdating ng dalawa. Idinaan sila sa immigration, ipinatanggal ang suot na mask at kinuhanan ng larawan. Mula NAIA, isinakay sa van sina Sheila at Cassandra kasama sina NBI Director Jaime Santiago. Nagkabalyahan at nagkatulakan pa habang isinasakay ang dalawa. Sa kuhang ito sa loob ng van, kita na parang hilo si Sheila. Dinala ang dalawa sa tanggapan ng Bureau of Immigration sa Intramuros, Maynila. There was a proper booking and then yung normal natin na protocol. And then after that, the custody, the legal custody was transferred from the Bureau of Immigration to the National Bureau of Investigation. So binasahan na rin sila ng Miranda rights nila. And after that, right now, they're just finishing all the documentation para mailipat na natin sa NBI. As for Cassandra Ong, she will be inquested for obstruction of justice and violation of the Passport Act. As for Sheila Guo, she will also be charged with immigration laws, violation of immigration laws. Kung magpatawag daw ang Senado at Kamara ng Pagdinig, dadalhin daw nila ang dalawa sa Senado at sa Batasang Pambansa. Dumating naman si Attorney Ferdinand Tupasio ngayong gabi dito sa tanggapan ng BI. Siya ang tumatayong legal counsel ni Cassandra Leong. Gusto rin daw malaman ni Attorney Tupasio kung bakit planong inipat ang dalawa sa NBI. Itatanong po natin sa kanya kung anong legal status, kung i-detain si Ms. Cassie Leong, anong basis, kung may charges, ano yung charges para maipagtanggol natin siya at mapangalagaan ang kanyang karapatan. Noong Martes, naharang ng Indonesian Authority sa Batam ang dalawa na plano umunong lumipad pa Singapore. Batay sa surveillance, nakasama sila ng dismissed Bamban Mayor nang lumabas ito ng bansa. Pero itinanggi ni Attorney Tupasio na magkasama sina Cassandra at Alice Go. Hindi po, hindi. Wala. PIA ayon sa DOJ, kaya inilipat ang dalawa sa NBI sa Quezon City dahil ang legal custody at ang physical custody ay sa NBI. At live mula rito sa Maynila para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Isa na namang barkong may sakay ng mga Pinoy na tripulante ang inatake sa Red Sea. Ayon sa isa sa mga Pinoy seaman, pinaulan na ng bala ang barko at kinatamaan umano ng missile. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Mahigit 10 buwan mula nang sumiklab ang giyera sa Gaza, hindi pa rin natatapos ang airstrikes. Kuha ito kahapon sa isang villa na pinasabog sa Gaza City. Tinamaan naman ang airstrike ang isang paaralan at isang bahay. Ayon sa Palestinian health officials, nasa 50 ang nasawi sa airstrikes ng Israel sa nakalipas na 24 oras. Sa gitna ng sigalot na nagsanga na sa iba pang bahagi ng Middle East. Isa sa nakikisimpatiya sa mga Palestino ang grupo Houthi sa Yemen na mula noong Nobyembre ay nagsagawa ng mga pag-atake sa mga barko sa Red Sea. Pinaniniwalaan ang grupong ito ang nasa likod ng panibagong pag-atake sa barko sa Red Sea, ang Mount Zion, kung saan 23 Pinoy ang nakasakay. Isa rito ang Pinoy seaman na si Jason Yi, na nakuhanan ng video ang pinsalang inabot ng barko. Kinakatakutan namin, dumating na. Talagang tinira na kami ng missile. Naglalayag sila mula Iraq papunta sana ng Greece na makarinig ng pamamaril. Yung armguard namin, pinakita yung baril. Ang ginawa, tinira kami, pinakulanan kami ng bala.
20 minutong tumagal ang barilan. Binunggo na kami, ma'am. Malakas, ma'am. Tinira yung makina namin, nabutas. Kami, nagtago kami. Missile. Tinamaan namin yung malapit sa makina. Yung gilid ng barko. Sa lakas ng tapon kami, matag-matag na. Sa takot, nagtakbuhan na sila at nagpublis sa hagdan. Nagtatago kami. Dyan yung pinaka-safe na area. Ilang beses na kayong binombo, sir? After kami tinamaan ng una, so usok na usok. Pusok na, tapos humigil kami na. Sinubukan pa ng kanyang mga kasama na patakuhin ang makina, pero bigo sila. Ang problema, pagkatakbo namin, kunti pa lang ang tinakbo namin, pinira na naman kami. Tatlong beses itong naulit hanggang pasukan ng tubig ang barko. Kaya na makausap ko si Hika Gabi, paulit-ulit ang kanyang panawagan. Sino yung pwede niyong makatulong na ma-rescue kami? Ano ang kailangan namin? Hanggang kagabi o alas 3 ng hapon doon, wala pa rin daw rescue. Nakikiusap kami kay President Marcos. Sana tulungan kami mga Pinoy na makauwi sa bahay, sa pamilya namin. 11:20 ng umaga kanina, oras dito sa Pilipinas. Sinabi ni Yi na dumating na roon ang rescue. Ngayong hapon, ibinalita ng department ang migrant workers na ligtas na ang mga Pinoy seafarer. All 23 seafarers are safe and sound, requesting that they may be rescued. Ang manning agency naman na may hawak kina Yi, nabunutan daw ng tinik lalo't labis na nag-alala ang pamilya ng mga seafarer. Yung iba natatalanta, siyempre yung pamilya yan. Yung iba, siyempre yung mga beginners, yung iba nagbabago doon. But they know the risk. Opo, they know po. Kasi dito na po, binibriefing na po namin eh. Kahit na po, tawin rin lang nila ng mga ilang oras, pero ilang araw, 5 days po yung sweldo na basic salary. Sa ngayon, walang pahayag ang grupong Houthi na inaako nila ang pag-atake. Ayaw pang magbigay ng detalye ng mga otoridad hinggil sa rescue operation sa mga nasabing crew. Ang mas mahalaga raw sa ngayon ay matiyak ang kanilang kaligtasan. Nasa kanila na raw kung uuwi sila sa bansa. Pero hinihimok sila ng DMW na umuwi na muna matapos ang kanilang naranasan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, ang inyong saksi. Sinasangkot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpatay umano sa tatlong Chinese drug lord na nakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong 2016. Binanggit po yan ang mga presong inutusan umano magkasanang pagpatay sa isinagawang pagdinig sa kamera. Saksi, si Jun Veneracion. Naka-bulletproof vest ang dalawang person deprived of liberty na sina Leopoldo Tan Jr. at Fernando Magdadaro nang humarap sa pagdinig ng House of Representatives Quad Committee. Inamin nila, sila raw pumatay sa tatlong Chinese drug lord na nakakulong sa Davao Penal and Prison Farm noong August 2016. Sina Chu Kintong alias Tony Lim, Li Lanyan alias Jackson Lee, at Wong Mengpin alias Wang Mingping. Idinawit itan si dating Pangulong Rodrigo Duterte base sa narinig niyang tawag sa wardi ng kulungan na si Superintendent Gerardo Padilla matapos ang pamaslang. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats, Superintendent Padilla. Job well done. Pero grabe yung ginawa, dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si President Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya." Pagkatapos ng tawag, sabi ni Superintendent Padilla sa mga kasamahan niya doon, "Tumawag si Presidente, nag-congrats sa akin." Dahil sa sinabing ito ni Superintendent Padilla, kaya lalo akong napaniwala na ang tumawag sa kanya ay si Presidente Duterte. Medyo seryoso yung sinabi mo eh. Pinaninindigan mo ba yan? Opo, sir. Nakakausap mo ba si Presidente Duterte? Narinig ko lang palagi yung boses niya, kaya familiar yung boses na narinig ko. Naka-speakerphone ba? May pinindot po siya para mag-speaker on. Unang pagkakataon ito sa investigasyon ng Quad Committee sa mga extrajudicial killing noong nakarang administrasyon na may nagdawit kay Duterte sa patayan. In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side
on this matter. Batay sa salaysay ni Tan, bandang July 2016, nang dalawin daw siya sa kulungan ng high school classmate niya na si SPO4 Arthur Narsolis. Meron daw ipamapatay sa kanya ng mga Chinese drug lord sa halagang 1,000,000 piso kada isa. May ipatatrabaho ako sa iyo at may basbas sa taas. Baka matulungan ka rin namin na makalaya. Kakausapin ko namin ang presidente. Nirecruit ni Tan si Magda Daro at noong gabi ng August 13, 2016, isinagawa na nila ang plano. Kasabwat daw ang mga opisyal ng Davao Penal and Prison Farm, kaya nagawa ng paraan na mapunta sa isang Bartolina si Tan, Magda Daro at tatlong Chinese na target nila. Gamit ang patalim, pinagsasaksak daw nila ang tatlong Chinese drug lord. Binayaran daw sila ng 2 milyon, kulang ng 1 milyon base sa napag-usapan. Umamin sila sa kasong 3 counts of homicide, kaya nadagdagan ang kanilang sentensya. Pagkatapos noon, hindi namin yung pinangakong paglaya naman, pero hanggang ngayon, kami pa rin ay nasa loob ng kulungan. Ang hindi natupad na pangakong kalayaan ang nagtulak daw kina Tan at Magda Daro na ibunyag ang kanilang nalalaman. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill but even use prisoners to kill. Lumabas din sa pagdinig na ang pulis na kumontrata kay Tan na si Narsolis ay wala na sa serbisyo. Tauhan daw siya ng OI CIDG 11 Regional Chief na si Colonel Edelberto Leonardo at Lieutenant Colonel Royina Garma. Si Colonel Leonardo ay opisyal na ngayon ng National Police Commission. Si Lieutenant Garma ay na-appoint bilang PCSO General Manager noong Administrasyong Duterte. Ang warden naman ng Davao Penal and Prison Farm na si Padilla ay nasa active service pa rin sa Bureau of Correction. Kasama sila sa ipapatawag sa susunod na hearing. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si dating Pangulong Duterte at ilan pang nabanggit. Para sa GMA Integrated News, ako si Jun Vanrasyon, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.